Ito ho, mag-high blood kayo. I'm sure. Kung ako na-high blood ako noon. Makinig po kayo, ha? Kasama ka siguro dyan. Ayaw nyo magsalita eh. Ayaw magbigyan pangalan eh. Sa mga tigabaryo, malaking bagay ang 50 pesos. 50 ay 50. Huwag hunin nyo sasabihin na. 50 lang naman yan. Bago na po tayong gobyerno, bago pong administrasyon, sumunod naman ho tayo at konting pasensya. Dalawa sa magkapatid sa kilalang Tulfo Brothers, si Rafi at si Erwin Tulfo, na nagkataon ang pinakamalapit sa magkakapatid sa isa't isa. Paanong nangyari na mula sa pagiging mga hard-hitting na mga mamamahayag at komentarista at reporter ay napunta kapwa sa pagseserbisyo publiko sa gobyerno? Ang uunahin natin ay kung sino ang naging senador. Rafi Tulfo at mamaya-maya naman ang naging DSWD Secretary Erwin Tulfo. Dito muna tayo kay Senador Rafi. And we're here. Dati natin kasamahan sa industriya, ngayon senador na. Idol Rafi Tulfo is now Senator Rafi Tulfo. Ay, ayun na siya, sinalubong na tayo. Hello, Senator Rafi. How are you today? Oh, magandang idea to, ha? Sa lahat ng mga ano. Ayun ang tunay na tao. Ayun ang tunay na tao. Yes. And this is the office of a senator. Eto na. Humble office. Humble. Your office. Max office naman ng taong bayan. You better be ready for my questions. Ready. Sabi you mo, better, handa ka na ba? Handa na ba kayo na sa mga tanong ni Corina kay Senator Rafi? And Idol Rafi is in the house! Wow! Congratulations! Thank you. Idol Senator Rafi na pala. Hindi na Rafi lang. Oh. Okay lang, Rafi. Nax naman. Sanay na ako sa Rafi. Hindi ka napipikon pag Rafi, gano'n. Hindi ka conscious na kailangan senador, gano'n. Of course not. Kasi yung pagiging senador, temporary lang yun eh. Mm-mm. After 6 years, balik sa really? Normal life, civilian tayo. Oo. So lahat ng position sa gobyerno, temporary lang. Correct naman din yon. Pero forever idol, Rafi ka. Nax. Yun ang diba? Okay. Yun yung okay sa akin. Okay. As a public service, dito sa Wante sa Radyo, hindi ko na po mabilang. Araw-araw halos may ganito klase mga reklamo. Dalawang buwan na raw po kayo hindi napapasweldohan. You started in radio. Correct. How many years ago? Sorry, madedate ka. A couple of decades. But 35 ka pa lang, di ba? Ay, ang bait-bait. So nag-start ka, child star. So, radio. Ito ba'y dahil sa una mong idol yung Kuya Mon mo, Mon Tulfo? Well, lahat naman kami halos na nakita namin nag-start si Kuya Mon sa broadcast media at nagustuhan namin yung mga ginagawa niya, nakita namin yung result na nangyayari doon sa programa niya. So, sabi namin maganda yan, ginaya namin ni Erwin. Pero nag-start talaga ako sa PTB4 okay. As a reporter at the same time meron akong show, yung Philippines Most Wanted. Pattern dun sa show sa US, yung America's Most Wanted. Right. And then na nag-finance yung auntie ko. Magandang gabi. Ako po si Rafi Tulfo. Samahan niyo ako sa susunod na isang oras ng Philippines Most Wanted. After that, medyo nakilala yung show, kinuha ko ng DZXL. And then kinuha ko ng Abante. Hindi, hard-hitting yung column ko at same time yung radio ko. Oo. So yung sa Shoot to Kill, ano yun eh, more on batikos. Sa DZXL naman, public service. Correct. Oh. Eh kaya naman pala kayo kinatatakutan ang mga title ng column nyo, Shoot to Kill. Ewan ko, paano ko na-invento yun? Mabuti ka mo, pinayagan yan sa censors. Okay lang? Yeah, hindi. Abante naman yun. Abante sa, naman yeah, kasi column yun. Wala ka bang mga odd jobs dati? Hindi ka ba nagtinda ng hotdog, fishbowl, naging janitor, yes, naging mason? Ano ba ang ginagawa mo dati? Naging janitor ako, naging waiter ako, naging I was just kidding. It's true? It's very true. Waiter?
waiter, busboy. No. True. Busboy? Yes. Pag umalis na sa mesa yung mga customer, ako yung magliligpit. Taga and Punas? Then, yes, Punas. And then, ginis ako, assistant ng waiter, parang ganun. Ganun? Janitor? Janitor. Bakit? Janitor ng kubeta. No. Totoo. Bakit mo pina... Ilang taon ka nun? I was in my 20s. Yung janitor naman, nung pumunta ako sa Amerika, naging nurse's aide ako at the same time. Nurse's aide ba? Yes. Aid ng mga nurse, sa blood bank yun eh. Mm. And then ako yung tagalinis ng kubeta ng mga kliyente. Wow! I make sure na palaging malinis yung kubeta dahil kung hindi pagalitan ako ng supervisor ko, oh maruming kubeta, mabaho. So may't maya, linis ako ng linis. Hindi ka naawa sa sarili mo nung ginagawa mo yung mga bagay na yun? No, proud ako kasi I was making money. Really? Yeah, at nakapagpadala pa ng pera sa Pilipinas. Wow! Ano ang natutunan mo in life having to go through all those odd jobs? Yung natutunan ko is yung paano kumita ng pera at paano maging survivor sa isang given situation. Ako, hindi akong nagmamayabangit, I'm not joking. Ilagay mo ako sa isang lugar na walang kakilala, sa isang lugar na mahirap, I will survive and I will flourish. Oh, wow. True. Dahil nga dun sa mga experience ko na pinagdaanan ko. Because palagi akong natatransfer noon sa mga iba't ibang kapatid para paaralin. So doon ako natuto na paano makitungo sa mga tao. Paano basahin yung mga ugali ng mga tao, paano ko sila mabasa at pakisamahan sila. So you don't regret anything na pinagdaanan mo before your success? Blessing in disguise yung para sa akin. Right. Looking back, blessing in disguise. So napakarami mo nang tinulungan bilang si Idol Rafi. And ano ang sabi mo ng ilan lang, kahit dalawa o tatlo lang sa mga kaso na na-handle mo, na hindi mo kailanman makakalimutan? Marami. Kasi almost every day I'm doing it eh. So pantay-pantay yun. Marami akong natutulungan. And nandiyan naman yun sa YouTube channel ko. At marami na nakakalam yan. I always help every day. Pagpadala na ako pera para mupalit ka na lang diha. Okay. Naiyak na si tatay. Naiyak na siya. Okay. Lolo, yung 30,000, puhunan niyo lang po yun. Pupunta namin kayo dyan para pagawa namin kayo ng bahay. Hindi ko binibilang yun, hindi ko nilalagay sa... Kasi pag malala ko yung pinakamatinding tinulungan ko, eh, so ibig sabihin, namimili ako, selective ako. So wala, maliit man o malaking tulong, pare-pero sa akin yung tumutulong. Marami rin tumutulong sa'yo para tumulong sa iba? Well, kumikita naman ang YouTube ko na maayos. So doon, so doon din napupunta? Hindi ako yung hingi ako ng tulong para itulong ko, I don't do that. Really? Eh, di, parang hindi na rin tulong yun kung kukuha ka ng pera sa ibang tao para ipantulong sa kanila. Hindi mo pinagpaguran yon. Wow! Kasi naman, meron ako YouTube and then same time, yung mga endorsement ko, kumikita naman maayos. Wow! Nag-endorse ako ng product. So yung mga kita doon plus YouTube, pinubuhos. Ang dami mo nang natulungan? Nabilang mo na ba yung dami nang natulungan? I don't count. I don't keep track. Mm-hmm. Pero marami na. Kaya sabi sa'yo kanina, hindi ko na kinukonsider kung ano yung pinakamatinding tulong na para hindi ko na makalimutan. Basta't lahat ng tulong, small or big, tulong para sa akin. It's a very stressful job. Super, right? Super. Paano yun? I mean, biro mo lahat ng problema ng tao na didinig mo, hindi mo na-absorb yung negative vibes na yun? Na-absorb ko. On the other hand, sort of a therapy sa akin yun eh. Kasi pag matulog ako sa gabi, isipin ko lang yung mga taong natulungan ko, yung mga umiiyak. Sir, thank kanina, you so much, sir. Opo, bago mag-alas 5 po. Opo, salamat. Idol, thank you talaga dahil sa iyo. Napaaral ko ng anak ko dahil sa iyo, napalabas ko sa anak ko sa ospital. Yung you see the smiles on their faces. Right. Yun ang gantimpala. At naluluha pa sila. Ang sarap yun, pag natulog ka sa gabi. Talaga? Hihilig ka. Oo, no? Therapy yun. Oo. Pag-isim sa umaga, stress na naman. Oo. So, stress sa umaga, sa gabi tulog, all I do is palagi ko iniisip yung mga natutulungan kong tao. Icon ka na talaga kasi naging verb ka na eh. Itutulfo kita. Sabi nila, pagka naging verb ka na, then iconic status. Yung itutulfo kita, ano ba yun? Do you think that's a compliment to you? Kinatatakutan? Ang daming nakakaaway? In the name of public service, but still. On point yung pagkasabi mo, nakakatuwa, flattered ako. At the same time, marami ako nakakaaway, marami ako nakabangga, maraming galit, maraming nainggit. Pero okay lang. Totoo. Totoo. Death threats. Yes, once in a while. Pero yung more on yung mga galit at inggit. Kasi
every time na meron ako natutulungan, ang kapalit niyan, meron nagagalit sa akin. Kasi may isinusumbong, so nasosolve ko yung case, yung isinumbong, galit na sa akin yon. At yung mga kamag-anak niyan. Pag nag-absent kayo, may utang pa kayo sa kumpanya? Opo, sir. Mag-detect naman po. Grabe naman to. Sobra naman tong panggagansyo ng kumpanya. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi rito eh. Sa pagiging public servant sa media na talagang wow, I mean, nandun ka na sa rurok talaga because you have become a verb, okay? Thank you. What led you to want to run for office? Yeah, kasi maraming frustrations ako sa programa ko sa radyo. Of course, nakasolve ako, effective ako, kaya nga lumaki yung programa natin. Kaya lang, yung nabibigay kong solution ay band-aid solution lang kung tawagin. So sabi ko, and the way to do it para mag-level up yung tulong ko para makapagbigay ako ng permanent solution is through legislation. And how am I gonna do that? Pumunta ako sa Senado. Okay. By doing so, maraming sasabi sa akin na hindi na to RTIA. In fact, may mga nagbabatikosin sa akin. Rafi Tulfo in action. Ginagawa mong parang programa sa Senado. And I've been telling those people na nagsasabi sa akin na huwag kong gayahin. Sabi ko, teka muna, in the first place, kaya ako pumunta sa Senado dahil sa RTIA, dahil yung sa mga problema sa RTIA na nilapit sa akin, gusto ko makarating sa Senado. Ayun, because okay. Sa RTIA, nabibigyong solution, band-aid solution nga sa Senado, para malaman ng lahat, ito yung problema ng taong bayan na maraming hindi nakakaalam. And I'm presenting it to you. Ganon. Correct. So, ba't ko babaguhin? I will not change. Kung ano yung pagkakilala sa akin ng tao, kaya nila ako binoto, and papatuloy ko yun. Oh, that's staying faithful to yes. the reason they put you in office. Exactly. Correct. Exactly. Okay, so, maikling panahon ng 6 na taon, ha? So, yes. sa dami ng problema na nakaharap mo na at alam mo tungkol sa Pilipinas, ano ang mga pangunahin na sa palagay mo, Senator, gusto mo talagang isulong in the Senate? Yung karapatan ng mga manggagawa, salamat ka, mayroon ng DMW at nandiyan pa rin ako palagi sa OFWs, more on sa manggagawa kasi nakita ko talaga ang dami mga naaping manggagawa, ang dami pa mga legislations na kailangan para mapaayos yung kalagayan ng mga manggagawa. And of course, pangkalahatan na rin, maraming mga problema sa ating bayan na hindi alam na marami na it exists. Ako alam ko dahil every day in, day out, iba't ibang problema pinipresenta sa akin, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yun ang hinahanapang solusyon. Mm-hmm. At hindi naman kailangan pa siguro legislation yung iba. Yung iba, kailangan kunting pukpok lang sa mga nakaupo. Paulit-ulit yes. na naman po, and we're talking of millions and millions of pesos worth of medicines. So, nakaka-frustrate ano din ba ang pagiging senador? Medyo. Kasi marami tayong batas kung tutusin. We have so many good laws. Ang problema is implementation. Andyan yun, kaya lang yung mga nakaupo, tamad, ayo implement. Andun ako para kumuha ng latigo. Hoy, boom. Totoo? May latigo ka dito? Wala naman. Ah, walang tunay na latigo. Okay. Pwede kitang regaluhan. Pwede. Bigyan mo ako. Sabi ko, galing to kay Kuring. Meron ako sa bahay. Ganun, ano? Oh, sige. So, then, yun. Pinupush ko sila. Nagagalit ako tulad ng mga nakaraang budget hearing. So, inilalabas ko yung mga problema inireport sa akin nung sa RTIA. Kaya maraming sasabi, hoy, meron pang nagbati ko sa akin, hindi na RTIA yan, ha? Sinulat ako sa media, you're doing what you do sa RTIA, hindi mo na magawa yan. So, yung problema sa RTIA na presenta sa akin, pinipresenta ko lang sa Senado para malaman ng lahat. Pag natapos ka, halimbawa, feeling mo tapos ka na sa pagiging senador, how would you like to be remembered? As Rafi Tulfo na may nagawa para sa mga OFW, may nagawa para sa mga manggagawa. Wow, talaga naman. At lahat tayo manggagawa talaga, di ba? Yes. In so many ways. Interesado ako ha, kasi pagkatapos ng ating interview, pupuntahan ko ang kapatid mo. Okay. And yung legend, sabi nga nila, urban legend, which is the Tulfo Brothers. Let's try yung pagkain na hindi niya niluto. Pero sinisilbi niya, di ba? Okay, wow. Marami talaga nag-iisip, paano ba nabuo itong Tulfo Brothers na humawi kayong lahat parating na ang Tulfo Brothers? Saan nagsimula yan? Sa eskwelahan? Pag dumating na yung Tulfo Brothers, hawi na sila lahat? Hindi naman. I think nag-umpisa yan yung si Simon nung nasa meron siyang show na isumbuma kay Tulfo, and then kami ni Erwin. Dumadalaw-dalaw sa kanya, and then hanggang si Erwin napasok sa ABS nga,
and then ako sa PTB4. So parehong linya namin. So people maybe find it cute na, uy, tatlo magkapatid lalaki, pareho yung nasa media at pareho yung ginagawang trabaho, yung tumutulong, public service. Correct. At mga batikos. Oo. Nagkaroon ng kind of brand kami na ito magkapatid, pareho sa media at parehong ginagawa halos. Marami na iinggit kasi na. Taas mo sa ano. Lahat na ginagawa ko, I think thrice. Right. They're just waiting for you to make a mistake. Correct. Exactly. You feel that? I feel that. Mm-hmm. I always feel that. And sometimes, kahit na wala kang mistake, hanapan ka ng mistake. Palalakihin. When you were a child, ano ang una mong ambisyon sa buhay? Hindi ko na matandaan ko rin eh. Kasi my childhood actually was halong malungkot, masaya at masalimot because tinatransfer ko from one relative to another. Makakaiyak ka pa, pang maalaala mo kaya naman. Yes, sampu kami. Ako yung pinakamahirap sa magkakapatid na dumaan talaga sa butas ng karayom. Why? I don't know. Nilipat ako sa iba't ibang mga relatives, pinapaaral ko ng mga kamag-anak. Baka pasaway kang bata. No, kasi marami kami. Kasi sobrang dami. Oo. Wala pang family planning noon? Wala eh. Military yung daddy ko. Ah, militar? O di, alis. Anong koneksyon? So, alis yung daddy ko, pupunta sa assignment. Pagbalik, bubuntisin niya mami ko. Tapos pag nanganak, alis na naman. Siyempre, gigil sa mami ko pag... Pagbalik, ako, ayun na naman. Pagbalik, buntis na naman. Pupunta sa ibang assignment. Pagbalik, buntis yung mami ko. Ganun lang. Oh, you never figured it out na bakit ikaw yung pinag-initan na nagrigo doon sa mga kamag-anak? I don't know. Kasi si Erwin, mga kapatid ko, nakatikim na pinahal sa mga gandang school. Oh. Ako wala. Public school. Oh. Pero nakaaral naman pala ako private nung I think grade 1, Sambuanga Pilar College. And then... Ateneo Davao, pero yun yung sponsor ng sister ko. Parang may hugot. Galit ka? No. No? You've come to terms with it? In fact, natuwa nga ako na nangyari yun. It's a blessing in disguise because I Because nandito na tayo ngayon sa Senado. At saka sa dami siguro ng exposure mo sa iba't ibang klaseng tao, iba't ibang lugar, yes. Natuto kang malaman kung ang yung mga hugot din nila. Exactly. Right? There you go. Perfect. Yes. That you were able to use in your radio program. Bago yan, tubukan natin barbecue. Oh, okay. Ayan. Barbecue. Ayan. Kung ang feeling mo, ikaw yung pinagkaitan. Actually, hindi naman pinagkaitan. Di naman nila kagustuhan. Siguro dahil sa hirap namin. Dahil marami kami. And then my father... sa military, magkano ang sweldo niya. Although naging provincial commander siya, pero he was not corrupt. Okay, so there was no money. No money. Nangungutang pa yung mami ko sa lola ko, matatandaan ko. Oh. Palagi sinasabi ng mami ko, send money. Oh. Palagi sa lola ko. Yung lola ko, ranchera, may mga baka. Tatandaan ko, palagi nagpapadala ng pera sa mami ko para sa mga pangangailangan namin. Oh. Nagsasanla ng alaas yung mami ko para matulungan lang yung mga asawa ng sundalo pupunta sa bahay. Ma'am, wala kami makain. Kakainin lang namin, susubukin na lang, ibibigay pa doon sa kapitbahay. Wow. Kasi nga, yung father ko, siya yung provincial commander. Pag nag-operate yung father ko, nawawala for several days. Correct. Yung mga sundalo, kawawa, lalapit sa amin. Ngayon, pag wala rin kami, magsasanla, maalala ko. Oh, magsasanla wow. Ng mga alas yung mami ko. So, dala na siguro ng kahirapan talaga na kinailangan mong magrigo doon sa mga kamag-anakan, ano? Tama. Ay, nangyari din sa akin yan, ng konti, ng slight. Konti, anyway, sa akin, marami. Sa'yo, marami. Marami kang stops. Oh. Ako sa lola ko lang. Oh. Anyway, ang balita namin itong si Erwin, iba. Paborito. Yes, tama ka dyan. Ay, grabe. 101%. Okay, may hugot siya. Sige, magsalita favorite. Ka lang, Senator. Hindi naman ako nainggit, of course. I love Erwin. Very close kami. Pero, hindi ako nainggit, ha? Pero talagang paborito siya. Ganun ba yun? Favorite. Pinakamahal ng mami ko. Bakit? Kasi... favorite ng lahat. Siguro una, dahil yung si Erwin, kamukha niya yung daddy ko. Ako, kamukha ko ng lolo ko, yung sa Hapon. Lolo lang yun eh. Siyempre, yung isa, sa kamukha niya ng daddy ko. Kaya, favorite siya isa pa. Tapos, pangalawa. Yes, by the way, may lahi silang Hapon. Yes. Because yung mami nila ay... half. Japanese. Half na Japanese. So, yung father ng mami ko, sabi ng lola ko, kamukha ko raw. Kaya favorite ako ng lola ko. Super favorite ako ng lola ko. Pero yung mama and na. Erwin looks like your dad. Exactly. Okay. Kaya favorite siya ng mami ko. Si Erwin kasi malambing siya sa mami ko eh. Mm-mm. Kahit na hindi kailangan ng mami ko yung isang bagay, binibigyan niya. Mabilis siya mag-react. Pag may konting sakit lang, may sipo na yung mami ko, natataranta na siya, pupunta siya, mami, anong nangyari? Bigyan niya ng gamot and all.
So nafe-feel ng mami ko na very overprotective and overcaring si Erwin sa kanya. Wow! Nafe-feel ng mami ko, oh, kaya mahal siya. Eh, si, siya, among you brothers, I didn't realize you were 10. I thought you were just 4. So, kay Erwin ka pinaka-close? Si Erwin ang pinaka-close ko. Why is that? Well, sa hierarchy kasi namin, pag matanda, pwedeng i-bully yung bata. Military style eh, na utusan. Utusan na. Correct. Maalala ko pa, yung linis ang tenga, yung ano ba, yung si Kuya Mon, papalinis ang tenga habang natutulog. Oh. May isang kapatid ko naman, yung masahin likod. Oba? May isang kapatid ko naman lalaki, yung paa, yung masahin-masahin. Oh. And I don't do that to Erwin. Oh. Nirespeto ko siya at palagi ko siyang kinakausap. And then hanggang sa lumaki kami, mga personal staff, nagpapalitan kami. Kahit kayo bang magkasunod? Hindi naman. Kasunod. Ah, kasunod. Kahit na super personal, nag-uusap kami, nagbibigyan kami ng advice. Wow. Pero nagkagalit na rin kayo? Bibihira si Erwin magalit eh. Totoo. Sa lahat ng magkapatid, bihira. Pag nagalit yan siya, hindi na umimik. Silent treatment. Ah. Hindi kanya he's not confrontational like me. Na kapag may galit ako sa kapatid ko, sinasabi ko, hey, you're out of bounds. Si Erwin, hindi kayo imik yan. Tahimik. Sinong pinakamasamang magalit sa inyo? I think si Mon. Mon. Yeah. Oo, alam mo na sa articles ng mga column niya eh. Oo, no holds barred yun, kahit nakapatid, titirahin. Oo, di ba? Pero, pero, eto no, magkakabati ba kayo ngayon? Magkakabati ba kayo ngayon? Of course. Ngayon? Ngayon. There are seasons when you don't talk to each other. That's, everybody talks about that. Of course, there are times. Right. Uh-oh. There are times. Because you're a very public brotherhood. A very public siblinghood. So, pagka kayo magkakagalit, nalalaman din namin lahat. So ngayon, ganun ba? Nalalaman nyo? Nalalaman namin lahat. Ano ba? Reporter din ako, no? Oo nga, nakala ko hindi. Ano ka ba? Ang galing nyo pala. Yeah, I know the factions. Oh, may factions pa yan kung minsan. Marites, nasaan ka? Marites, Tita Marites, ikaw ba yan? Pero ngayon, okay kayo? Okay kami sa lahat ng mga kapatid. Okay. That's good, that's good. Who was Erwin's first girlfriend? I can't remember. Ah, yeah, I remember now. Sa Palawan, meron yung gitarista. Oh, tapos? Yeah, hindi ko makalimutan yun. Yun yung first girlfriend niya. Ba? Kasi, I have to tell you, huh? Erwin did not rat on you. But you ratted on him. Well, tira mo, I'm just telling the truth. Is it a rat? It's a fact. It's a fact. There's nothing wrong with hindi it. Hindi naman chismis yun. Pero sobrang siyang marangal, ha? Oh, it's not for me to say, naks naman, mahal na mahal ka ng... Ah, nagpupunta. Di sige, sunod ng tanong kay Erwin, hindi ko nasagot eh. Yung palang labanan dito eh. Sige. Taka, nagtatakipan din kayo nung bata kayo, syempre. Of course, pag mga kasalanan sa parents namin, pag sinisingil, sinong gumawa nito, kahit na alam ko si Erwin, kuminsan naakuin ko na lang. Talaga ba? Oo. Pero ano ah, pero it's really a phenomenon, this thing about the Tulfo brothers. And now that you're here in public service, all of you were in the longest time, but now officially, what can I say? Your mom and your dad must be so proud of you. Yeah. You feel they're proud of you? My mom, especially my mom. Palagi niya sinasabi, salamat po Panginoon at pwede na ako mamahinga dahil successful ang mga anak ko. Mm-mm. She always said, sabi ko, mami, wag. Aabot ka pa ng hundreds. Oo. Hundreds and hundreds. Natutuwa naman siya. Oo nga, nako. Pero it's difficult because you have a family, you're so busy. Di ba nagre-reklamo si Mrs.? Hindi naman. I always find time for my family and for my mom, kahit na gano'ng busy. And even your child, you were telling me that first time we Yes, meet. Yes. I always find time for them. Oo. Quality time, as a matter of fact. At least once a week. Gumagawa ko ng paraan para magkaroon kami ng dinner time with the family. Pa-fact check natin ngayon lahat ng mga sinabi niya kasi ang kasunod nating kakausapin ay yung kapatid niya. Nako po. Patay tayo dyan. Ayun, malalaman natin kung tunay. In the meantime, congrats and cheers! Cheers! Okay. Talagang tinitigan ako eh. So, nandito tayo ngayon sa Department of Social Welfare and Development mula kay Senador Raffy Tulfo.
Siyempre, dito naman tayo sa kanyang nakakabatang kapatid. Hindi pwedeng hindi natin may interview. Ang dating kasamahan ko lamang dyan sa pagiging reporter, pero ngayon ay mayroon ng posisyon na napakahalaga para sa napakaraming tao. Ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Erwin Tulfo of the Tulfo Brothers. Dalawa tayong magkapatid ngayong episode. Wow, lead and inspire. Hindi madali ang maging DSWD Secretary. Oh, kilala ko itong mga to. Nai-interview natin yan. At syempre, tadaan! At eto na ngayon, ang pinakapogi sa lahat ng mga naging DSWD Secretary. Naks! Secretary Erwin Tulfo. At ngayon, papasukin natin ang kanyang opisina. Hello! Wow, talagang totoong opisina na ito ng isang kalihim, Erwin! Huwag po kayong magagalit sa akin. Pwede pa ba kitang tawaging Erwin? Sure. Si Erwin Tulfo, na dati na nasisiraan parati ng crew cab, o ayan ngayon, nasisiraan na ng bait sa dami ng ginagawa niya at sa dami ng problema na sinosolve mo. Minsan, Erwin, mamaya-maya sec na ang tawag ko sa'yo. Kasi ang gusto kong pag-usapan ngayon, yung Erwin na hindi pa naging Erwin Tulfo of the Tulfo Brothers. Okay. Diba? Yeah. Because the Erwin that I met was a reporter. Right. But your story began, as Rafi was also telling us earlier, since childhood. Right. Hindi ba? Kasi syempre, tinatanong ng lahat, paano ba nangyari na ang Tulfo Brothers ay talagang nakilalang mga, pasensya na sa terminologies, mga barako, mga macho, mga kinatatakutan, mga mababagsik, mahirap kalaban, pero tumutulong sa tao. Right. Nakalinya sa serbisyo publiko, di ba? So, when did that start? From childhood? Talagang mga macho babies na kayo? Yung disiplina na we have to undergo. You know, pag nagkamali ka, pingot dito, kurot doon. So, kasi uso pa dati yon. Exactly. And then makulit ka kasi. And then sa sobrang dami. Mm. And then my mom would say na pag medyo sobrang na makulit talaga, sobrang maingay. Ang bagsik din ng nanay niyo. She is a disciplinarian. She is the disciplinarian between siya o yung tatay mo na Philippine Constabulary ang tatay exactly, mo, ha? Exactly. Oh, so, ibig mo sabihin, mas takot kayo sa nanay? Eh, of course, si mami. What about your father? Parang medyo nakakiling kayo sa nanay. Pero totoo ba yung apat na magkakapatid kayong lahat eh, parang mga mama's boys? Lahat naman ang lalaki. There's 7 of us. Oh. Kasi ang problem is we seldom see dad. Laging nasa labas, dahil military nga. Biro mo, we live in Zamboanga City. Tapos yung parang headquarters niya doon sa Pagadian. You see that distance. Eh, yung buong provincial command, pati Basilan sa kanya, pati Hulo. So, layo. Sa kanya. Mm. So we see him siguro sa isang buwan, mga three times lang. So malapit kami kay Mami. Parang OFW, my dad is like that. Parang we see him. Kaya pag umuwi, bawi. Mabait. Well, except pag nagsumbong yung Mami namin, sabihin, Darth. Ayun na. She calls my dad Darth, short for darling. Itong makulit ito, yung grado nito bumaba. Ayun na, mag-ready ka na dahil talagang may palo ka. Namamalo silang pareho. Oh. Kaya doon siguro na medyo tumapang kami because siyempre pinapalo mo. Oo. Yung pag dinisiplina ka, pinapalo ka na. Mm. Bawal umiyak. You cannot cry. You can't cry. No, you have to hold back your tears. Totoo. Kasi pag umiiyak ka, lalo ka may palo. Oh. Sabi, nag-iinarte ka. Correct. So, na-appreciate mo naman yon or feeling mo, hindi mo yan gagawin sa sarili mong anak. I don't. We don't do that to our kids. Oh, okay. We just talk to them. Yun na ngayon yung new learning sa parenting. Exactly. Pero dati, nalalatigo din ako dati. Exactly. Kaya naging Amazona din ako. Hindi ba? Pareho tayo. Parang war-torn, guerrilla. Right. Anong katotohanan sa chismis na ikaw daw ay hindi magaling sa mathematics? Parang nagmana ka sa akin.
Iba pala yung magaling ka sa math, okay ka naman sa math, pero ayaw sa'yo ng accounting. Yeah. That was your first course, oh, accountancy. First year hanggang second year. Mm-hmm. I was forced to shift to business management. Because? Because Mon said so. Si Kuya Mon. Because siya nagpa-aral eh. Oo. And sabi niya ganun, nakita niya yung grades ko. Sabi niya ganun, tingnan ko yung card mo, yung report card. Sabi niya ganun, hindi ba major mo ito, major subject, accounting 11? Bakit 3? Oo. Eh, hindi niya alam kasi nagsusulat ako sa school paper. Ah, journalist so, ka talaga. Journalism. So, ginagawa ko. So, ginawa niya, gano'n. Halika. Akala ko naman kung anong gagawin. Baka sa bukas, mag-shift ka na. Hindi na kita papag-aralin pag pinilit mo. So, I shifted. It's when I shifted. So, totoo pala talaga na si Kuya Mon, pinaka-eldest, ikaw yung bunso, yes. Siya talagang nagpa-aral sa inyo. Halos na lahat sa amin. Ako, si Kuya Rafi, wow. Kuya Ben. Nagalit pa yan nung balita ko, nung pinanganak ako, he was already 18. Sabi niya, Ma'am, Dad, kaya naman, ang tanda-tanda niyo, nagkaanak pa kayo. Para akong, hindi ko nakapatid yan, anak ko na yan. I know now kung bakit naging ganon ang image ng mga Tulfo. Dahil sa mga programa ninyo. Eh, hard-hitting si Mon. Tapos, ganon din ang ginagawa ni Ben. Ganon din ang ginagawa ni Rafi. Ikaw na ngayon pinaka, di ba, pinaka laid back because hindi naman pwede yung ganon kabagsik sa ABS-CBN noon, right, di ba? Right. So, doon ang galing yung image ng pagkamaton. So, siguro nga, that's how it all started. Right, but in real life, are you softies or talagang mga maton kayo in real life? No, hindi naman. At the end of the day, I mean, yung pagiging matapang mo, kailangan mo maging matapang at work, di ba? Para pakinggan ka, people will listen to you. Eh, takbuhan ka ng mga tao. Kung may mahina ka, lalambot-lambot ka, how can you be takbuhan ng mga tao if you're scared also? Correct. At nababalitaan din syempre yung kuminsan hindi kayo nagkakasundo-sundo. Sa panahon ba ngayon ay bati-bati ang Tulfo Brothers? Oo naman. Ah, talaga? Yung hindi nagkakasundo, nagkakatampuhan. Nagkatampuhan, yung normal sa mga kapatid na hindi matatawagan, isang linggo, pero after ko mag-apologize naman. O sorry ha, sorry Rafi, o sorry Kuya Ben, or sorry Teach, like that. Ah, ganun. So, tumatawag naman. Talaga? So, naayos naman. Nagmamahalan kayo talaga? Oo naman, bagay hindi. Diyari kami sa nanay namin. At ang nanay po nila ay talagang healthy pa. At 96. I want to know what she eats. Kailangan umabot ako ng ganyang edad, Erwin. 96. Anong kinakaanong diet ng nanay mo? Vegetable and mahilig siya. She's Japanese. Yes. So, sashimi, sushi, and then vegetables. Yun. Eh, ano ang katotohanan naman sa ikaw daw wala kang magagawang mali sa mata ng lahat ng kapatid mo dahil ikaw ang bunso? Parating ikaw ang masusunod. Gaano katotoo? Hindi naman. Ko alam siguro. Dahil ako yung yes man eh. Yes, Kuya Mon. Yes, Ate Wanda. Yes, Kuya Ben. Eh, pag nag-yes ka ng yes, di ba? Parang kasundalo. Ba't sila magagalit sa'yo? Yes ka na lang. Yes. Huwag mo na lang kontrahin. Isa, maski na mali, yes pa rin. Yes. Because that's how we were taught by our dad, the military way. You obey first before you complain. Huwag ka magreklamo. Parang sundalo talaga. Hindi rin talaga napigilan yung talagang hilig mo, which is not accountancy, not management, but journalism. Marami po ang nawala ng trabaho simula nang tumama ang pandemya sa bansa. Discovery sa Presidential Electoral Tribunal ang mga... When I got out of high school, gusto ko ng journalism or mass comm. And my brother said, siya nagpaparoon, hindi, puro na lang tayo, mass comm na mass comm, lahat na, nandyan ako, si Ben, this jockey na, puro na lang tayo sa media, hindi, mag-accounting ka. Little did he know na nag-aaral ako sa UE, nagsusulat na ako sa dyaryo, and then pumasok ako sa newspaper para yung allowance ko doon kinukuha. Hindi niya alam. He just learned that too late. Na sabi niya gano'n, ha? Mom, may kapatid kang reporter na nagko-cover doon sa WPD, ha? Hindi, wala. Sabi niya, hindi. Anak mo ba yun? Si Erwin, lalo na gano'n. Pero pinakamalapit ka kay Mon. Kanino ka pinakamalapit? Kay Kuya Rafi. Ah, kay Rafi. Kasi magkasunod kami. Ah, okay. How well do you know Rafi?
A lot. I mean, really? What's the name of his first girlfriend? Nakalimutan ko na. Oh, nagtatakipan na naman kayo eh. Kasi marami. Marami silang sabay-sabay. Nung high school eh. Oh. Crush ng bayan niya nung high school eh. Okay. So what do you admire most about Rafi? He's pasensyoso din naman pag ako nagkakasagutan kami. He will just keep quiet. Ah, he's the type to keep quiet? Oo, pag ako. Pero pag sa mga medyo older, sumasagot siya. Pero pag kami, hindi na sumasagot. Pag nalaman niya na pag nagkasagutan kami, he would call a few days later. Alam niya na masama alam ko sa kanya, so he would call me. Ah, really? So, pasensya ka na, huwag ka na magalit sa akin, blah, blah, blah. And we talk in Chabacano. Totoo. Yung lambing ng Chabacano. Ah, yun ang salita niyo, Chabacano. Kaming dalawa. And even Kuya Ben. Yung mga from Kuya Ben down, Chabacano, because we grew up in Sambuanga din. Ah, okay. What makes him laugh? How do you make him laugh? Oh, mga funny stories, no? You know. Pag kami nagkikwentuhan kay sa family, siya yung kengkoy sa amin. When we see each other, when we meet, mga reunion, siya yung unang nag-start ng papatawa. Minsan mga invento na kwento. Oh. Matatawa sa kalokohan niya. Totoo nga. Little things, minsan corny na minsan yung kinikwento niya, pero matatawa kasi. So, sobrang kakornihan. Kakornihan minsan. Oh. Correct. Well, you know, you're also very dear to him because that's what he said to us. Ngayon, right. Kalihim ka na ng isang napakahirap, napaka-challenging na departamento. Right. Lalo right. na in a third world country like ours. So the question is, how are you going to survive this position, Secretary Irwin? In 6 years pa, no? Yes! Inakala mo ba na magiging member of the cabinet ka? Ang posisyon mo pa ay yung tumutulong sa mga mahihirap, mga bata, mga red tape sa gobyerno. No. Pero we were already doing this, Ms. Kay. We were already doing this. Diba? Yes. Naghuigising pa ako. Yes. Nung wala si Sir Ted. Mm-mm. Tapos meron tayong morning show. May morning show kami. Magandang Umaga Bayan. Tapos meron akong show sa afternoon, yung Mission X, diba? Every weekend. It's all public service. Tapos doon nga na-create, na-form yung Bantay Bata. Doon nga na-create after huigising, diba? So yun, so may experience na. And from then on, maraming lumalapit dahil kahit nawala na ako sa ABS noon, dito lapitan natin si Irwin. So tinuloy-tuloy ko hanggang sa 20 nung tumakbong vice president si BBM, natalo siya. So wala siyang magawa. So sabi niya ganun, bored daw siya. So sinasama ko sa radio program, guest host siya. Baguhin natin ang ekonomiya eh. Dahil nagbago lahat dahil sa COVID. Tapos tamang-tama ay nag-pandemic na. Ako, mga bata, kailangan ng mga online, mga tablet. Namimigay na siya. Tapos kami naman sa yung party list namin, namimigay kami ng mga food, ng mga cash. So, na-recall niya yun. Sabi niya gano'n, ikong sa DSWD. So he said like, pwede ka ba sa DSWD? Sabi ko, pwede naman ho, sir. Sabi ko, I can help out. Wow! Na-recall niya na, okay. Nung pandemic na pala, tumutulong. Pero parang hindi ka nagdalawang isip, Sec, no? Na tanggapin. Ang iba siguro, they'll sleep on it because it's a gargantuan, epic proportion job. The press secretary job was offered to me. I turned it down. Oh, why? Maraming problema Maraming problema. OPS. I mean, okay. Sasalagin mo lahat, di ba? Kaliwa ka na ng bago. Baka ikaw pasisihin. Exactly. Oh. And then, syempre. So sabi ko dito na lang. Tapos, okay na. So, nabanggit yung pangalan ko doon, pero I did not insist. Sabi ko, sige, I'll just, ang hiniling ko na lang, sabi ko, balik ako sa PTV, mag-radio, mag-TV. Okay yun naman. Sabi, okay, sige. Until one day, sabi nila sa akin na I have to report dun sa BBM headquarters kasi kailangan daw ako. And then I was informed. Pero magdala ka na ng kuan mo, ng suit or ng coat. Dahil yun pala, manunumpa ka na. Exactly. Wow.
Pero habang nanunumpa ka ba, wasn't your life racing right before your eyes? Dahil magbabago ng gusto ang buhay mo at parang hindi mo pa talaga lubos maisip ano ang aabutan mong problema sa ganitong klaseng departamento? Yeah, hindi ko alam na maraming problema pala. It's a DSWD. And then you read, mababago yung buhay mo. Kasi before, mahilig ako yung weekend, out of town, out of the country, di ba? You can just go anytime. Ngayon, hindi naman pwede yun. Magpapaalam ka. Kailangan ka may travel authority before you go out. Kahit out of town nga lang, mapunta ka ng Cebu, Davao, kailangan may travel authority ka. Paano ang wife and children? Wala. Eh, wala rin. Kaya you have to, they just have to suck it up. Right. Yung immediate na gagawin namin by December, medyo pinag-aaralan na ngayon ng Office of the Solicitor General yung three strikes policy namin. Pag na-rescue namin yung anak mo sa kalsada on the third try, kukunin ko na ng DSWD. Mayroon tayong law na the state will take care of these children kung na-endanger, their lives in danger. So, pero bago namin gagawin, i-announce namin sa media, sa social media. Pag nakatatlo na yung anak mo na nakukuha ng LGU, hindi ko na ibibigay sa kanila. Wow. Yan yung tinatawag na three strikes. Then pag-arali namin. Kasi yun naman talaga yung trabaho ng Estado, di ba? Marami ng mga bata dyan, iniiwan lang dyan, di ba? Mga for adoption. Ikukunin ko na pag-aaraling ko, papakainin ko, dadamitan ko, kaysa sa kanila na magulang na hindi naman nila kaya palang pangalagaan. Parang sa Amerika. We will take care social services. Exactly. Trabaho namin yun. They really take the children. Exactly. At parang ina-adopt ng system. We will do that. May pera ba tayo para doon? We have. Meron? We have. Ah, okay. Pakainin mo lang, lalagay mo sa reception center. Ang kailangan mo lang dyan, a facility. And we have the facilities. Hmm. Eh, lalagay namin sila dyan, pag-aaralin namin. Kaysa nga naman pakalat-kalat, ano? Nalalagay sa alanganin yung bata, di ba? Usok, hamog, mare-rape kung babae, yes. Di ba? Droga, or masasagasaan, pagpatintero. Di kukunin ko na lang, di ba? Kasi ang mangyayari pala dyan, kaya paulit-ulit ito cycle, wala talaga permanent solution. Okay. Siguro, it's just a matter of political will, Ms. Kay. Okay. Pero is there something you discovered na na-shock ka? Yung marami. Pero if I will tell it here now, mahahaba yung kwentuhan natin. Oh, grabe ah. There's a lot. There's talaga, a lot. Talaga. Pero kaya namang isolve? Oo naman. Kaya naman. Oo. So, at basta may guidance ng at tulong lagi ng sa Malacañang. So, sinasabi naman sa amin, lahat kami na cabinet secretaries na pag may problema, tawagin. As a matter of fact, lahat kami niyang secretary required na meron kaming cellphone ni Presidente. We can call him anytime, kahit in the middle of the night. Right. Ang hirap ng trabaho mo, Sek. Exactly. Ha? Maya may bagyo, hindi ka makatulog, maya lindol. Anong breather mo? Ay, teka muna, may alam ako. Ano nga ba, di ba? Ano bang hobby mo, Sek? Motorbike ba? Yeah, I ride and I drive. Minsan I drive ako, going out of town. Nakabili ako ng maliit na lupa dyan sa may Bataan, so I go there on weekends. Oo. Tapos, saan ang ginagawa mo doon? Namimingwit ng isda? Wala lang, natutulog. Lahat ng ingay ng city, pagdating sa gabi kasi yung chirp lang ng mga ibon, o yung huni ng mga... sa lagubang. So, humuhuni bang sa lagubang? Exactly. And then, ayun, I run. Medyo malapit sa dagat yung nabili kong lupa. So, I run. Oo. So, yun na lang ang parang breather mo na lang. Exactly. So, kakayanin mo ito 6 na taon? Yeah, oo naman. Right. I mean, this is one way of helping yung mga kababayan natin. I'm sure as a young father, youngish father, lahat ng ginagawa mong ito, gusto mong mapanood ng mga anak mo. And ano, how would you like to be remembered by your kids sa lahat ng pinagdaanan mo? I want them to do the same. Na hindi lang because I'm a government official, hindi lang because I'm with DSWD. But gusto ko na they will remember na kahit wala pa ako si DSWD that I'm helping. Nakikita naman nila when they go to the office before. Mm-hmm. When doon sa action center namin or doon sa isang TV station,
nakikita nila, they were there, na may lalapit, may iiyak, may hingi ng tulong. So nakikita na nila. Ang gusto ko lang na mamana nila yon. Kasi itong ginagawa namin ng mga brother ko, si Rafi, ako si Ben, nakita lang namin sa mom ko eh. And parang maganda. Parang yung may kabayaran. Pag may umiiyak na Mrs. Tulfo, wala pa kami makain, bibigyan ang nanay ko ng bigas. Then we see that after, tapos iyakapin si mami. Sabi namin, maganda pala yun. You feel good also. Pag nakikita ng mga bata yung what their parents are doing nice, ma-acquire nila. So I want them to acquire that also. Wow, nasa dugo talaga ninyo. Kasi ganyan din ang sagot ni Rafi. Talagang magkapatid talaga kayo. Because we see it in our parents. Well, congratulations. You've come a long way, Secretary Irwin. Ate, Irwin lang ang tawag namin dito. Ngayon, kailangan. Secretary Irwin eh. Irwin is okay. Yes, well done. Right, thank you. Well thank done, you, my friend thank and colleague. Thank you. Oh, nasanay ka na rin. Thank you. Nasanay ka na rin. Pero, nami-miss mo yung pagiging of course. Reporter, nami-miss mo? Ako, I don't. You don't? I don't.